Sa mahigit 10 taon ko sa Eyewitness, palaging ako lamang ang kasama ninyo sa bawat paglalakbay. Animoy anino lamang ang mga taong nasa likod ng bawat dokumentaryo. Nakakubli ang kanilang hirap at sakripisyo. Pero ang totoo, may kwento rin sa likod ng bawat kwento. Good luck, James. From your Eyewitness family, I'm going to say, I'm going to Lagi ko sinasabi na kung nakikita niyo sa screen na mahirap ang buhay ko, mas mahirap yung buhay nitong dalawang to kasi sila umakit ng bundok, may hawak pang camera, tripod, etc. Baterya. Aldrin, ilang years ka na ba sa Eyewitness? Ako. Ano ba yun? Simula ano, ma'am? After... 2004 ba? Kay Vicky, ma'am. Grabe. 2000... Pagkawala ni ma'am Vicky. Panganay. Oh, so mga 2003? Mga ganyan, 2004? So more than 10 years na si Aldrin sa Eyewitness, pero hindi pa rin siya nagsasawa sa... Loyal. Sa mga bundok. Yes. Bakit? Sarap. Masarap. Masarap na ano, nahihirapan. Oo, sa dami ng mga bundok na inakyat natin, be, anong pinaka mahirap para sa iyo? Ito, kinabalu. Ayan talaga. Ka. Kinabaliw! Kinabaliw! Kaya natin to. Let's go. Taon-taon, isa o dalawang bundok ang inaakyat ng aming Eyewitness team. Bahagi ng misyong akyatin ang pinakamatataas na bundok sa iba't ibang bansa. Pero ang Mount Kinabalu sa isla ng Borneo sa Malaysia ang pinakamataas at marahil pinakamahirap sa aming naakyat. Puro paakyat. Walang ano, wala siyang patag na madadaanan. Ayun. So pag nakakita ka ng patag, ay salamat. Ikaw ang unang pinaligat sa team eh. Yes. Ikaso? Ikapasaging lang eh. Kaya ng ganito. Sa taas na 4,095 meters, di hamak na mas mataas sa Bundok Apo, ang Mount Kinabalu. At dahil sa taas nito, hindi lang pagod ang kalaban mo dito, kundi pati ang iyong puso at baga. Mahirap huminga kapag manipis na ang hangin. Fight! Si Shine ang director namin, very fit ito eh. Pero hindi totoo. Kasi, pero nahirapan ka sa Mount Kinabalu. Alam ko nagalit ka na sa akin noon eh. Parang, ano to? Papatayin talaga natin sarili natin. Kabuti ka pa ng ano ah. Ano? Di ba pinakabalik ng ring? Ayun, nag-altitude sickness. Oo, pinapababa din ako. Nag-altitude sickness ako dun sa first ascent pa lang. Talaga pag nag-altitude sickness ka kasi parang feeling mo mamamatay ka na nga. Kahit anong ganun mo ng hangin, walang pumapasok, tas sakit-sakit ng ulo mo, tas parang nag-hallucinate na nga ako. Yung mga bato na nakikita ko, kala ko tao. Tulad ng aming direktor, nakaranas din ako ng altitude sickness paakyat sa tuktok ng Mount Kinabalu. Ilang beses akong halos mahimatay at magsuka sa pagod. At pagbaba ko sa bundok, napansin kong namamagana ang aking mga kamay at paa. Epekto raw ito ng kakulangan sa oxygen.
I'm going to die. Dahan, dahan. I can't breathe anymore. Hindi ako kasi, in-underestimate ko yung bundok. Marami kasi akong narinig na parang, may hagdan naman papunta dyan. So, parang pakiramdam ko, kayang-kaya ko to. So, I overestimated myself. Sabi ko, athlete ako, triathlete ako, kaya ko itong gawin. Nakakit na ako ng Mount Apo, nag-Mount Fuji na ako. And dun ko na-realize, na-humble talaga ako kasi I realized na talagang lahat ng adventure dapat pinaghahandaan. Dapat pinagtitrainingan, talagang naghahanda ka. And I really did not prepare for this. Kaya sobrang hiyang-hiya ako sa buong team, lalo na kay Eugene. Kasi hindi na talaga ako makalakad. Kasi ang bagal-bagal ko na... Si Eugene, ang aming cameraman sa Mount Kinabalu, ang pinakamalakas sa grupo. Pero bukod sa kanyang backpack, bit-bit din niya ang iba't ibang camera equipment. Kaya nang malapit na sa tuktok, biglang bumigay ang kanyang mga paa sa pagod. Kinabahan ako noon kasi sabi ko, siya na yung pinaka-strong namin eh. Pagdating sa summit. Pagdating sa summit, biglang pinupulikan. Namali ako ng hakbang kinain na to. Iwan na siya. Kasi hiniram ko yung ano mo. Yung knee brace. Oo. Bukod sa Mount Kinabalu, isa rin sa di malilimutang bundok ang Kawaijen sa Indonesia. Isang bulkan na tinaguri ang may pinaka-acidic na crater lake sa buong mundo. Ako, boys boy, yun ah. Pero sobrang hirap na hirap ako dun sa Kawaijen. As in, I really felt mamamatay na ako. Yung akyat, hindi. It's the lake acid. Crater. It's the most acidic lake in the whole world. Acidic at toxic ang crater lake ng Kawaijen dahil punong-puno ito ng sulfur o asupre. Nakakasulasok ang amoy ng asupre. Pero sa kabila nito, maraming minero sa Indonesia ang buwis-buhay na pumapasok sa bulkan araw-araw para lang kumita. Hindi ka makakita. Kasi hindi mo maidilat yung mata mo dahil masakit talaga siya sa mata. So parang hindi ka na makahinga, hindi ka pa makakita. So hindi mo alam kung saan ka pupunta. I'm okay. Okay, it's water, guys. Matapos naming maranasan ang nakakasulasok na crater lake ng Kawaijen, lalo naming naintindihan ang hirap at sakripisyo na pinagdadaanan ng mga minero para lang mabuhay. Mahirap umakyat ng bundok, pero marami itong ituturo sa iyo. Tungkol sa iyong sarili, sa iyong mga kasama, at sa mundong iyong ginagalawan. At tulad ng anumang bagay sa mundo, lahat ng hirap ay gumagaan kapag marami ang pumapasan. Malaking bahagi ng paggawa ng dokumentaryo na kasalalay sa direktor at cameraman. Kung wala sila, walang imahe at walang eksena na paghuhugutan ng mga salita. Kaya gaano man kahirap ang paglalakbay, kailangan bitbitin lahat ng kamera at kagamitan. Thank you.
mapabundok man, o sa loob ng bulkan. Kuya! Sa gitna man ng dilim at masisikip na lagusan. Sa ilalim man ng tubig. Halis! O sa gitna ng rumaragas ang ilog. Yung camera hindi naman nabasa. Sa amin kasi, kailangan, parang kasawa kasi yung camera eh. Kasawa. So kailangan safe siya parati. Hanggat may iwas mo siya sa aksidente, iwas mo siya. Di ba, katawan mo ang tumama, okay lang. So okay lang malunod kahit mabasa ka, basta nakataas pa rin yung camera, yeah, ganoon. Pero di naman ako maanagod. Ang problema lang, baka mabasa yung camera. Isa sa mga oras na muntikan ng malagay sa alanganin ng aming kamera ay para sa dokumentaryong Walang Maiiwan. Pagkatapos ng mahabang biyahe sa bundok, biglang hindi gumana ang isa sa aming kamera. Nakakadalawang record pa lang ako, bigla siyang system error. Ang problema din sa location na yon, walang signal eh. So, hindi mo alam kanino ka manghihingi ng backup. Ano po bang dapat namin gawin dito sa camera? I mean, kung dito lang sa Manila na shoot, pwede mong itawag sa opisina. So, lagi kami may dalang extra camera. So, meron kaming dalang GoPro. Dalawa. Pero nagkaroon din ng problema. Oo, pareho. Parang ayaw magpa-shoot nung lugar na yun. Diba? Uy! Nawala na materyalo ka to! Pero dahil kailangan namin kunan ang eksena ng mga batang tumatawid sa ilog para lang makapasok sa eskwelahan, nilusong namin sa ilog ang natitirang kamera na aming dala. Malakas yung agos eh. Pagka hindi ako nilalayan ng isang tao, mabubuwal talaga ako. Kasi kung hindi, inisip na kayari na ako nito. Wala na. Kasi mabubuwal ka talaga pagka kasi nagka-camera ka pa, tapos madulas yung... Oo. Tapos maagos talaga eh. It's 5 o'clock in the afternoon. Pauwi na yung mga bata, pero ganito kalalim yung ilog na kanilang kailangan suin. In fact, yung aming executive producer ayun si Chris. Chris? Are you okay? Happy ako din sa mga bata. So imagine na ang papayat nila. Parang akala mo, ano kaya nila nagagawain ko? Nawakan na rin lang nila ako kasi talagang inanod na ako, may. Pwede sila imagine everyday yung ginagawa nila. Okay, babalot ko na muna yung iPhone ko. Yan, nakabalot na siya ng Ziploc. And, off we go! Dahan-dahan. Sige po. Ang lagi kong sinasabi, documentary making is also the art of troubleshooting. Kasi, yung magic ng docu, lumalabas siya while you're doing it, when things are unexpected, you're there at the right moment, at the right time, with the camera rolling. Importante rin talaga yung pagiging observant kapag nandun ka rin talaga sa location. Isa sa mga favorite episodes ko yun, yung Kabihog. For 2016? Oo, isa sa mga favorite episodes ko yung Kabihog kasi meron siyang elemento ng adventure na gustong-gusto ng team na to. Pero meron din siyang elemento ng puso. Education, culture, halo-halo eh. So, tuwang-tuwa rin ako dun sa episode na yun. Yung mangroves, oo. Hirap na hirap tayong dalawa dun eh, di ba? Nagkawalaan pa eh. Nagkawalaan kami sa loob. Hindi namin in-expect na ganun yung papasuking gubat. Luck. Grabe yung sa kantataas. Oo, mataas pa sa tao. Yung ugat. Ate! Saan kayo? Ma'am, dito yung sinusundan natin ah. Saan yung sinusundan natin? Kamila.
na yung paa ko. First time, ma'am. Haba niya na. Maliliit kasi yung mga, katutubo, maliliit. So, bibilis nila. So, habulin ko talaga siya. So, kaya nilang umakyat-akyat dun sa mga ugat-ugat. Eh kami, bilang malaking tao kami, isang apak mo dun sa ugat, magbe-break yung ugat sa bigat ko. Or mahihirapan kang gumapang-gapang. Pero sabi nga nila, lahat ng hirap may kapalit na biyaya. Sa mga liblib na komunidad na di naaabot ng karamihan, sa mga lugar na sadlak sa kahirapan, nakilala namin ang iba't ibang taong kahanga-hanga sa kanilang pangarap at determinasyon. And it's always, I think, it's nice to find out na you'd think na sa dami ng mga patayang nagaganap and all that, parang you'd think na ang sama ng nature ng tao. But when we go out, especially when we go out of town, you find kindness in so many other people. You find reason to be proud you're Filipino. Luha, ngiti, halo-halong emosyon ang dulot ng pagtatapos ng bawat dokumentaryo. Pero ang totoo, hindi dito natatapos ang kanilang kwento. Tuloy ang buhay ng mga taong ating nakasalamuha. Pagpatay na ang ilaw ng kamera, ano na kaya ang nangyari sa kanila? Mahirap maglakbay patungo sa mga liblib at malalayong lugar. Pero higit sa hirap at pagod sa katawan, mas mahirap dalhin ang kirot sa puso na dulot ng bawat kwento. Ito hindi nare-realize ng mga ibang viewers. Iniisip nila na mahirap physically yung mag-shoot ng eyewitness. Pero ako personally, hindi lang siya mahirap physically, mas mahirap siya emotionally. Diba? Yung mga storya na sinushoot natin na ang sakit sa puso, tas hanggang sa pag-uwi mo, naghilom na lahat ng sugat mo sa katawan, okay ka na physically, pero emotionally, dala mo siya. dala mo pa rin siya. Nakakadurog naman ang puso niya sa Korea. Ramdam ko yung nanay, parang hirap na hirap ito para ito sa sakripisyo. Ani? Okay, bye! Ako naman, natuwa naman ako dun sa pag-aalaga naman nila, Father. Nakikita yung may malasakit. Sometimes when we do the stories, it's always also about people na nakikita mo may malasakit sila sa kapwa nila. Kay may camera, kay wala. Dahil sa likod ng bawat kwento ng hinagpis, ay kwento rin ng katatagan at malasakit. Sa dokumentaryong Walang Maiiwan, ipinakita namin ang kwento ng mga batang kailangan tumawid ng ilog para lang makapag-aral. Pero higit sa kwento ng kahirapan, kwento rin ito ng katatagan, ng malasakit ng isang guro at ng pangarap ng isang komunidad. Sanay tayo yung sobrang depressing. Pero parang ang saya-saya nung lugar, ang saya-saya nung community, kahit alam mong hirap sila, parang hindi siya mabigat. Ayos to! Hanip sa bola to, ah. Suha. Parang part na tayo ng community. Barkada ka agad. Barkada ka agad, yan. Ito yung sa Walang Maiiwan, gusto ko yun kasi parang nakakabilib yung story niya. Yung teacher, tapos yung mga estudyante, nagpipilit pumasok, nakakatuwa yung ganun.
Nakapagbigay rin sa amin ng inspirasyon ang kwento ng mga katutubo na aming nakilala sa dokumentaryong Kabihog. Sa kabila ng kanilang hirap, patuloy silang kumakapit sa isa't isa, hindi bumibitaw sa pangako ng pag-asa. Napakasimple ng buhay ng mga katutubo. Tapos yung pangarap nila na makaangat sa buhay sa pamamagitan ng edukasyon, nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga bata. Tsaka matalino yung batang nakuha. Actually, yung batang yon hindi yung nakuha ng researcher namin. Ang nakakuha nun ay si Eugene. Ano ba, nagsisits ako eh. Parang... Nagkukuha ka ng video. Tapos parang nakikipag-cooperate siya, parang hindi siya, pag sinabi mong huwag mo ako pansinin, hindi niya ako pinapanin talaga, gumagawa talaga ng mga hope na. Hindi siya conscious. Tapos sumasagot siya si Seth, diba? Pag tinanong mo siya, sumasagot. Binubuli ba kayo minsan sa school? Ano sinasabi? Anong ginagawa mo? Sabi ko po ay may pangalan mo po kami. Sinasabi ko po sa iyo. And hindi tayo nagkamali. Kasi pagkatapos ng episode na yon, may mga tumawag. Tapos na-feel nila yung storya ni Lenlen. Tapos naramdaman nila na yung hatak sa puso nila na kailangan kong tulungan tong batang to. So mula nun, ginawa na naming scholar sa foundation si Lenlen. And hindi tayo nagkamali. Ang galing-galing niya sa klase ngayon. Ano ba bang ibang episodes natin nung meron parang may mga tumulong pa? Walang maiiwan? Well, yung walang maiiwan, pagkatapos nung episode na yon, sabi sa akin ni Sir June Marquez, yung teacher doon, dumagsa daw talaga yung mga Santa Claus doon sa kanila. Ngayon ata, parang apat-apat na ata yung mga backpack ng mga bata. May nagbigay sa kanila ng backpack na waterproof. Tapos, merong isang engineering group, sila Sir Rolly Lopez, at saka si Kuya Willy Revillame ng Wawawin, na nagbigay ng pondo. Total of, all in all, 200,000 pesos kasi gusto nilang magpatayo ng tulay. Hindi natatapos sa paggiling ng kamera ang bawat kwento sa Eyewitness. Matapos man ang dokumentaryo, tuloy ang mga kwento. Tuloy ang inspirasyon, ang malasakit, at determinasyon. Yun naman yung natutuwa ako dito sa programang to sa Eyewitness. Kasi hindi lang tayo nakakapagpahayag. Nagiging tulay din tayo for opportunities to help change lives, to bring change to this country in our own little way. Akala ng mga tao kasi tapos na yung trabaho natin basta nagsabi yung director ng cut. Hindi nga ako nagsasabi ng cut eh. Hindi uso sa atin yun eh. Oo. Kasi hindi naman natatapos yung storya. Hindi nakakat ang storya. Tuloy pa rin yung storya kahit na hindi na siya umeere sa television. May liwanag ang bawat dilim. May kapalit na biyaya ang bawat paghihirap. At may sinag ng pag-asa sa bawat hinagpis at problema. Ito ang aking mga natutunan sa mahigit 10 taon ko sa Eyewitness. Salamat sa mga bata, sa mga magulang at guro, sa mga komunidad na pinahintulutan kaming masilip ang kanilang kwento. Masarap maging Pilipino. Masarap maging, yeah, when you go out of town and when you see these people, you find some sort of redemptive value. You find another faith. You have faith. You find faith. GMA ako, Eyewitness. Iba-ibang stories every month. Iba-ibang tao yung nakakasalumuha mo. So parang ibang klaseng wisdom yung napupulot mo sa ang mangsulok ng mundo. Tapos napapamahal ka sa mga tao. Pag natapos na natin yung episode dun sa isang lugar, ang hirap magpaalam kasi
Nakakalungkot, nakakamiss yung bonding, di ba? Hirap magbabay na gano'n na kailan ulit ito mapupuntahan, gano'n. Yun ang mahirap doon, pagkatapos mo silang ma-shoot, tapos yung magpapaalam ka. Oh, ang gusto ko dito kasi kumbaga ang daming natutulungan ng programa na to. Kumbaga tayo nagiging daan para tulungan sila. I feel that Eyewitness is a microphone of the people na hindi nakakapagsalita. It's a bridge para sa mga taong hindi naaabot. Ano siya, and it's a mirror, salamin siya ng mga hindi nakikita na sa lipunan. So, I will always be grateful to GMA for giving me this opportunity na makasama itong mga talented people na ito at makasama yung mga viewers ng Eyewitness. Ang wish namin for 2017, eh sana manood pa kayo ng Eyewitness at sana marami pa kaming mamulat na mga mata at mabuksan na mga puso para dun sa mga story ang ginagawa namin sa show nito. Ako po si Cara David at kami po ang Eyewitness.